So yan, good morning po mga kapangs. Lahat, magandang buhay, magandang araw sa inyong lahat. So update ko na po kayo sa ating mga alagang manok at saka bibe. Kahapon po kasi wala tayo naging upload kundi yung kuha lang ni kuya sa ating pakwanan kay Kuya Bong. So ngayon, dito na po tayo sa ating mga alagang manok. Ayan. So ayan po mga kapangs, bali ito na po ang ating mga manok. Just 22 days. Dahil 20 po nung isang araw, 21 kahapon, ngayon 22. Ayan, malaki pinagbabago ng ating mga alaga manok sa araw-araw na lumilipas. Tignan nyo mga kapangs, oh. Laki. So, ayos. Ito. Pagkain ng ating mga alaga. Ayos na mga kamandag. Ulam ng mga kamandag. Uy! Uy! Ako po, nagwala na mga lulo. Oh, ang ganda mga kapangs, oh, lalaki. So yun, tumapon yung latak na pagkain. Pero ayos yung kakainin dyan ng mga bibi. So, sinasahod ko po kasi yung mga ganyan, nilalagay ko dito sa palanggana. Sa ganun, ito na lang po yung ihahalo natin doon sa pinapakain natin sa bibi. Yung mga tira-tira ng ating mga alagang manok. Okay, ito, pupunuin lang po natin ito. Tsaka natin mamayang hapon o tanghali bibisitahin kung titingnan natin kung meron pa. Pero sa hapon talaga pong pinupuno ko din yan para sa magdamagan nilang pagkain. Atak na, oh. Inuminan. So nakakalibang mo, may alaga tayong ganito talaga sa araw-araw na pagkagising mo ang tumano, ito kagad ang pupuntaan mo, tapos nakita mo ganyan sila. Sarap, sarap yung fried chicken. So dito po nilalagay, tinataktak ko dito yung mga pumugmug nila. Nasa ganun eh, yun ang ibibigay natin dito sa mga bibi. Yung order natin kakanan nila, hindi pa dumarating. Harbisin na yung manok natin eh. So itong nasa taas, ito yung mga maliliit o mga nabansot na, pero yan o, lumalaki rin yung iba.
Ay! Napilay. Walo ka, ba't ka nagsuturman? Ayan mga kapang, ito meron yung tubig, marami pa siya. Alalagay ko lang po niya kagabi. So mahina lang po talaga itong mga malilit na ito. Tatak-tak mo natin yung dumi. Ito papalitan na natin tubig. Ito, pagkain pa. Ito yung kasamahan ng malalaki yung nabili natin mga kapang. So hugasan natin po ito mga kapang, hugasan natin at saka natin lalagyan ng panibagong tubig. Pero yung isa simot, yung isa konti na lang eh. So yan po mga kapang, bali ito na yung inumin nila, lalagyan na natin. So ganito lang po gawain natin, umaga at hapon, bisita sa ating mga alagang bibi, umaga at sa hapon. So yun po ang schedule natin dito sa ating mga alaga, sa umaga at sa hapon. Ayos din to mga kapang, hindi naman sila ano sa oras. Pagising sa umaga tapos sa hapon. Ito papakainin na natin to mga kapang at itong mga ating alaga. Linis na naman tayo ng swimming pool nila. Yun nga po mga kapang, bali inintay ko lang pagkayari natin sa pakwanan, magagamit natin dito yung bomba, yung makina natin. So tututok ko lang po doon sa poso. Hindi na tayo mahirapan magkuhan kahit maapaw po ito, nalalagyan natin.
So ayan po mga kabang, tingnan nyo yung tubig na ginagamit ko, lawasa, nawasa. Malakas pa ihi nung kalabaw. So ito yung ginagawa natin yung pangtakip. Tinatabunan nito. So ayos, pwede na natin silang lagyan ng pagkain. So ayan mga kapang, ito na ang ating papakain. Haluin na lang natin at saka lalagyan ng konting, ito na lang muna. Kasi mas gusto nila to, napansin ko tatlong beses yung nasusubukan, nauubos talaga nila kesa doon sa duck pellet. Pero siyempre konti lang naman to, mga 1 kilo lalagay natin dito tsaka ito yakalo. Halo-halo tayo mga kapangs. Mas gusto ko kasi nila to, nauubos nila kagad yung pinapakain natin sa manok. Kasi oh, parehas silang pino. Pero ayos na ayos ito doon sa mga bibing maliliit. Ngayon yung duck pellet ibabalik natin kapag sila eh medyo malalaki na. Yan o. Bali, kailangan mamix natin yung pigs at saka yung binlid na yan. Sa ganun eh, talagang magustuhan nila. Pag di-mix po, napipili nila yung binlid, yung feeds. Mga nakaabang na sila. Gutom na ba kaya? Ha? Mga gutom na ba kaya? Saka nakaka-minus po tayo dito mga kapang, biro nyo. Magano lang po yung ganitong binlid na binibili ko. Palagay nyo po na dos na lang 1 kilo. Ay 4. Kasi 200 na po bili ko, isang sako. 50 kilos. 4. Eh binibigay ko po tuwing maga, nasa 5 kilo. Tsaka hapon 5 kilo. Dahil sa maghapon, 10 kilo lang po yun. E di... hinahaluan lang natin ng 1 kilong feed. Isang halo natin. Sa magat hapon, 2 kilong feed ang nakukonsumo natin. So, pinakamurang pagkain na po ito. Lala po ng iba eh, nakapapamahal tayo. Pero, siyempre, hindi naman tayo hahantong dun sa kamahalan. Sino? So ayan po mga kapangs, bali yung mga nag-aakala na hindi nakakain yung itik. So nakakain po lahat yan, kaya maganda din po yung isang lagayan lang sila doon para hindi masayang yung pagkain sa iba-ibang lalagyan. Mga kumakain po yung itik yan kapag
wala na yung nagpapakain dito. Yung bibi po kasi maamo sa tao yan, hindi ka mukha ng intake na ilang. Kaya kung mapapasin nyo, pag nandun po ako sa loob, nasa malayo po yung itik. Hindi po ka mukha ng bibi yan na hindi po sensitive sa tao. Yung itik po talagang maano sa tao yan, kumaga takot. Kaya mamaya lang pag alis ko rin dito at saka lalapit yan. So kanina nandun na nung lumapit ako mga nagsilayo. Bali nakakain po lahat yan mga kapang. Kahit na nauuna yung mga bibi, hindi naman po nila mauubos yan. Kaya pag kumain na po yung itik, yun. So ayan mga kapang, ayos na yung ating mga alagang manok at saka yung bibing maliliit. Tsaka itong mga ating alagang bibi. So punta muna tayo sa ating pakwanan kung saan may darating daw na buyer ngayon doon sa kay Kuya Bong. Sana magustuhan. Tsaka yung kay Bosti, konti na lang po yung kay Bosti, na unti-unti po ng mga nagro-rolling. So balikan uli natin sila mga punks mamayang hapon. Tapos ito po yung kwan dito, yung kaha ng tamiyan natin dati. Nilipat ko po rito. So ito mga kapunks, binuhat po namin kahapon. Ayan. Bali, haharangan ko po dito yan ng net. Yung tapos doon po ipupwesto natin yung mga native na manok na ilalagay natin. So dito gagawa tayo ng mga pugad. Kumbaga dito magiging itlugan ng ating mga manok. So yun, may mahanap sa inyo. Ito po yung mga tuta natin, oh. Dalawa na lang. So ganyan po talaga yung mga katawan nila, kahit na busog po na busog sila, tataka nga ako kung anong lahi itong mga to. Tapos yun, may sugat yung isa na yun, paano silang dalawa na lang nag-aaway pa. So ayan po mga kapangs, ito ang ating magiging silungan ng manok. So dito naka-open po yan, tapos yan dito. Itong mga gamit natin sa bukid, tatanggalin po natin yan, ililipat na natin doon. Umaga, i-ready ko na rin yan kasi malapit na tayong sumabak sa pagtatanim ng palay pag-aararo. So ito po, lalagyan na lang natin na ano yan, ng net sa taas para hindi nakakalipad yung manok. Tapos dito po sila yan, habang magsisimula tayo magparami, saka na lang natin sila lalagyan ng pwesto na maluwang. Pero ito, ayos na rin po ito, maluwang na rin ito kahit na 50 manok kasya rito. Pero magsisimula po tayo sa apat na inahin, dalawang tandang para mabilis tayo makapagparami. So may pupuntahan po tayo mamaya na nagbebenta. So titingnan natin kung maganda ang lahi o talagang bolong na native. Yun po ang gusto nating alagaan. Tapos dito, lalagyan natin ng mga pugad dito sa taas at saka hapunan. Alam niyo naman po yung mga manok, gustong gusto po nun yung hapunan pagka gabi. O lalagyan lang natin ng mga kahoy na pahalang yan para agyan sila hahapon tuwing gabi. So ayan, ayos mga kapang. So tulad nga po ng sinabi ko, tayo po kailangan na magpursige kung ano ang gusto natin para sa ganun, hindi masayang ang oras at ang araw na dumadaan. Ikukulong ko po muna kasi dito yan bago na, kahit na kung po, kahit na nakabili tayo, wala naman pong problema kahit na naka-open pa yan kasi ikukulong po natin ng mga 1 week dito yan. Ito, lalagyan lang po natin ng mga harang yan, yan dito. Sa ganun, pag pinakawalan na, inopen na natin sila rito,
Sanay na. Tapos may mga net po na ilalagay natin sa taas para hindi makalipad, makalayo. Pagka yan po ay nakalayo, baka hindi na makabalik. Yan. So maganda naman yung pwesto nila rito. Yan, pati dito sa baba, lalagyan natin harang at saka dito. Tsaka dito yung net, net na kulang parang pan, pang manok talaga dito. Pataas. So ayos mga kapangs. Ang ganda ang ating plano.